Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usapin di umano sa mundo ng social media ang natanggap nga ni Remula na kahihiyan matapos nga netong makialam sa Pogo dahil pinapalaya nga ang mga operators nito at wala daw matibay na ebidensya laban sa mga operators na ito kaya dapat silang palayain at idaan sa tamang due process. Ito nga ang tila nakakatawa mga kaibigan. Dahil kung matatandaan natin, ang laban nga ni DJ Bantag na tila wala pang due process ay sinabi na ni Remula na 99.9% na solved na ang kaso ni Percy Lapid. Ngunit mapapansin natin ngayon na tila bakit kaya naging ganito, kaya questionable sa taong bayan. May pinoprotektahan ba si Remula sa loob ng Pugo? Or kasama ito, or sangkot ito sa business na ito. Matatandaan natin na halos 2,000 nga nakatao ang na-rescue dito. Dito natin makikita na ang corruption nga na nangyayari sa loob ng bansang Pilipinas ay talamak na sa atin at wala nang paki ang ating gobyerno. Dito natin makikita na yung mga matitinong kating kapulisan na gumagawa ng kanilang trabaho ay tila nahihirapan sila dahil mas marami ang corrupt na opisyales na magkakasama para patumbain ang matitinong opisyales na gumagawa ng mabuti sa kanilang trabaho. Kaya naman hindi nakapagpigil si Attorney Salvador Panelo at binanatan nga itong si Remula na ito dahil di umano hindi niya alam at nakikialam na hindi naman niya pala alam ang batas. Ito nga ang malaking nakakatawa na ginagawa ni Remula dahil hindi naman kailangan makipag-coordinate ang mga ating kapulisan sa DOJ dahil wala naman itong connect. Tila ito nga ang nakakagulat dahil hawak nga ba talaga ni Remula ang batas ngayon? Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pag-suporta. At huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat. Isang paksain dito tungkol doon sa Pogo. Yung kong grades na ginawa sa Pogo, kung bayan, saan marami din manong mga na salba. Empleyado ron. Na inaabuso. Ngayon, may kaugnay dito sa ginawang grade sa isang lugar na nag-operate ng Pogo. 5 hong in-check o Chinese. Ang inaresto. Ngayon, itong DOJ sa pangunguna ng kanyang jefe umalma. Sinasabi na yun daw raid na ginawa ng mga polis. Maraming nilalabag. Hindi rin ipag-coordinate sa kanila. Wala raw particular na krimen ang tinutukoy na nilabag o batas. Walang specificity. Specific or particular acts. Kaya sabi niya. Manalit sabi, binalata niya. Pabida, in other words, pabida na naman siya. Ang polis naman, siyempre nagdepensa naman sa sarili nila. Sabi, teka muna. Kami, nag-coordinate naman kami. Sinusunod namin ang protocol niya. Bago kami nag-rate, kumuha kami ng search mo na. Ito na yan, sabi niya, may mga tao pa kayo doon, may mga prosecutor pa doon. Ngayon,
Inuutos niya, inuutos ba o ano? Basta i-release daw yung lima. Sa posto ng immigration kasi daw. Meron daw walang maipakitang mga dokumento na nagpapatunay na legal ang pagpasok. Pwede ka muna, akala ko ba? Hindi sumusunod sa protocol at illegal yung pag-detain sa kanila. Hindi yung illegal yun. Mawalang galang na. Diyan sa kapwa natin ang abogadong hepe ng DOJ. Whether or not may search warrant yung raid na ginawa at may in at the raid, during the raid. Kasi alibaba, may tumawag sa kanila, "Sir, merong mga illegal na taong nandito. Nagpapatakbo ng pogo." Pwede yung polis pupunta rin. Walang search warrant. Pero on the basis of the call na merong illegal na nangyayari doon, pwede ka pumunta rin. Pero kumuha pa sila ng search warrant para halukugin nila yung lugar. So in the process, nakakita sila ng lima at nung hiningihan nila ng mga papeles, walang may pakita na legal ang kanilang pagpasok. Yun o, Mr. Hepe, Mr. Yeah. Secretary, kung nakakalimutan mo ang iyong batas, yun ay illegal. That's a crime when you are in this country without legal papers. Nakapasok ka nang hindi ka dumaan sa mga prosedimiento na itinatakda ng batas. You are an illegal alien and that is a violation of the law. That is a crime. And you can be arrested anytime. Sapagkat continuing crime yan. Hindi ko pwedeng magkaroon pa dyan ng panahon bago ka ma-aresto. Yung pagpasok mo pa lang na wala kang dokumento, krimen na yun. Oh, eh bakit sasabihin niyo na mali? At kailangan i-release? Ba't mo i-release? Eh, meron nga krimen eh. Kaya dapat dyan, may inquest na kagad. Yung mga PIP inquest na, diretso na. Hindi ka lang. Isa pa, ang problema. Itong magaling natin sekretaryo, nagre-react siya sa para sa kanya, pananaw. Walang pagsunod sa mga protocol ng pag-train, pag-aresto, pagpasok sa pribadong lugar. Eh pero, yung pong kaso ng Tebes, ganun ang ginawa nila doon. Hindi ba nagre-reklamo si Tebes? Ni-raid yung kanilang bodega nila. Yung sa mga bigas nila, whatever, basta yung kanilang structure nila. Hindi yung ano, may mga nakuha sila mga parel. O yun ba, pwede ba yun? Nung wala kayong search warrant? At kung meron man search warrant, search warrant kasi ito, limitado lang yun doon sa larawan mo. Dinescribe mo specifically, particularly at sasabihin mo kung ano ang isi-search mo. Eh pero, ang pagkakaalam natin sa ngayon sa reklamo nitong si Tevez, eh pati daw yung wala naman daw doon sa lugar, eh pinunta pa. Pati kahadiyero na may laman na pera. Ayun, hindi malaman kung saan napunta yun. Kinuha rin. Wala naman yun sa search warrant.
it was never described. O, di ba? Kaya po sinabi po ni Attorney Panelo, mga kaibigan, bakit pag sa Pogo, pwedeng-pwedeng gawin yun? Di ba? Pwedeng-pwedeng nilang gawin yun. Sa Pogo, ha? Sa Pogo, yung mga nahuli. Kasi nga, wala daw mga ebidensya. Pwede mo nang pakawalan kasi walang ebidensya. Pero bakit pagdating po kay Congressman Tevez, mga kaibigan, bakit hindi pwede sa kanyang i-apply yun? Bakit pag sa kanya, ni-raid din siya? Ganun din nangyari sa kanya, di ba? Talagang kinuha pa nga yung mga gamit eh, pati pera, kinuha eh. Pero anong ginawa kay Kong Arnie Tevez? Di ba? Magkaiba po, dapat pareho. Kung ano yung trato nila sa Pogo, dapat ganun din trato nila kay Kong Arnie Tevez, pero hindi. Porkit Pogo yun, kumikita sila, okay lang, sige, pakawalan nyo na yan. Pero pagdating kay Kong Arnie Tevez, masama na yung ginawa niya. At grabe pa yung pag-raid sa mga ari-arian niya. Di ba? Kasi nga, ang sabi po dito ni Secretary Boying, mga kaibigan, baka daw may mga tanim-tanim ebidensya dito sa mga Pogo. May tanim ebidensya. Oh, di ba? Oh, ngayon, ginawa din siguro nila kay Kong Arnie Tevez yan. Kaya niya nasabi na may mga tanim-tanim ebidensya, baka ginawa din niya kay Kong Arnie Tevez yan. Nung ni-raid po yung lugar ni Kong doon sa Negros. Di ba? Bakit niya nasabi ito sa Pogo? Dapat pareho. Dahil kung walang ebidensya, sabi mo nga Secretary Boying, walang ebidensya, pwede nang pakawalan. Oh, di ganun din kay ano, kay Kong Tevez, walang ebidensya. O di pakawalan mo na rin. Di ba? Para fair. Kasi kailangan natin dito ng fairness eh. Pero hindi naman nila gagawin 'yan. Di ba? Kasi gusto nilang mawala si Kong Arnie Tevez. Congressman pa 'yan, mga kaibigan. Ha? Congressman. Samantalang yung mga Pogo, sino ba yung mga yun? Yung iba dun, mga illegal pa na mga illegal pa pumunta, pumasok sa Pilipinas. Ewan ko, bakit nakapasok yan? Dapat na, i-question din yan yung BI dyan eh. Yung Bureau of Immigration, di ba? Meron din silang panagutan dyan. Biro nyo guys, ang dami yan ha. Tatlong ilang building yan, punong-puno ng mga ano. Karamihan dyan, walang mga papeles. So, naintindihan niyo na, mga kaibigan, kaya po ito si Attorney Panelo, sobrang galit po, no? Hindi niya maintindihan yung mga nangyayari din eh. Hindi niya maintindihan si Secretary Boying kung anong pinaggagawa eh. Todo depensa siya dun sa Pogo. Pero pagdating naman dito kay Kong Arnie Tevez, iba-iba naman sinasabi niya. Di ba? Kaya huling-huli po guys, no? Huling-huli talaga si Secretary na meron talaga siya dito sa Pogo. Meron yan. No, tuloy natin si Attorney Panelo. Oh, ang tanong ko, bakit pag yung ginawa kay Tevez, pwede nang hindi sumusunod sa batas, protocol, bakit ito? Sumunod na nga sa batas eh. Mali pa rin. Labag pa sa batas ang sinasabi. Gagalit ka na naman sa akin, pero ano naman kita yung tatakot? Eh, nung nasangkot siyang anak mo sa illegal na droga, pinagbibitiw ka dahil sa anak, pinagtanggol kita dahil mali siya na. Kaya wala kang masasabi na hindi tayo patas. Eh, nakarating nga sa akin yung reklamo niya. Sabi niya, yan naman si San, hindi pa binalato sa akin yung pagkasekretary ko, Sus Mario. Ano ba naman yan? Hindi ako pwedeng balato-balato rito. Pag kayo'y nasa gobyerno, pareho ako'y nakapunta sa gobyerno. You're open season. Bahagi ng teritoryo mo yun na pag mali ang ginawa mo, eh talagang pupulaan. Tama. Hindi pa pwedeng sumalong mo kung sino ang nagkikriticize sa'yo. Tama man o mali, di sagutin mo kung mali. Kung tama man, o di wasto mo. Yan ang rally dyan. Kaya kailangan no, kung ano ang panuntunan natin sa isang tao, sa isang grupo, o sa isang institusyon,
kailangan para pareho ang aplikasyon natin, ang pagpapatupad natin ng mga reglamento at mga batas. Huwag tayong mamili ng kalaban. Pag yan ay lumabag sa batas, kalaban ng Estado yan. Kalaban ng pamahalaan. At yung mga nagpapahiram ng batas, kailangan usigin niya yan. Pursue them to the ends of the earth until they are placed behind bars. Yan ang regla. Ay, pero kung paporma lang, dahil gustong tumakbo sa darating na halalan, we will not tolerate it. Dito sa istasyon natin, sa Radyo Bandido, bandido tayo sa mga bandido. Hindi uubra yung mga kalokohan ng mga bandido opisyalis. Talagang pupunahin natin. Pero yung ating naman pagpuna, hindi naman sa galit tayo. Yung ating pagpuna ay dahil mahal natin sila. Alam niyo, pagmamahal. Kasama ho dyan yung pagwawasto sa mali para hindi mapariwala. Dahil kung mahal niyo ang tao, tutulungan niyo na mailagay sa tamang daan. Kasi kung hindi niyo mahal yan, wala kayong pakialam, yami siya. Sa impyerno, kung gusto niya pumunta sa bangin. O, yun o, yun ang kay mahal. Sana ay maliwanag yan o. Punta na natin, may napansin ako rito. Alright, mamaya na po yan mga kaibigan. Dahil ito po guys, no, itong sunod po natin na topic, ito po yung, ano, ito po yung next na pinakahuli, no, pinakahuli na preliminary investigation or hearing po guys sa 17, no? At meron pong pahayag dito si Attorney Panelo patungkol po sa pinakahuling hearing po sa 17 mga kaibigan, no? Malalaman po natin dito guys kung ano pa talaga mangyayari diyan. Dahil wala na kasi natitirang testigo, eh. Ubos na po lahat, no? Lahat po recanted po guys, no? So anong mangyayari? Tuloy pa ba? Pwede bang ma-dismiss yung kaso? Kasi nga wala na silang ano eh, wala na silang ipanglalaban diyan, di ba? Kasi nga, ubos na yung mga ano guys, ubos na yung mga witness. So, aalamin po natin dito mga kaibigan, no? Na yung digamos lay, eh, yung mapalagi natin na tatalakay dito. At pinupunan natin ng mga nandiyan sa Department of Justice dahil sa mga maling nakmangin nila, pati yung itinidemanda nila, wala na. Nagkawalaan na. Hindi na mahuli, ayaw din sumuko. Kaya, yung lahat ng mga birada nila, yung paporma nila, wala silang gagawin niyo. They cannot prosecute. Mm. There is nothing to prosecute. Oh, di ba? There is nothing to prosecute or persecute. Kumbaga, wala na eh. Wala na natira mga kaibigan eh. Ano pag sino pa ipapersecute nila? Diba? Maganda yung ano dito ni Atty. Panelo eh. Maganda yung pahayag niya dito guys. Maintindihan talaga natin mga kaibigan. Kasi po, ilang araw na to guys eh, no? Ilang araw na itong talagang nagtitrending na po mga kaibigan, no? Kasi nga, malapit na yung 17. Magkakaalaman na, pati itong si Atty. Topacio, nagsalita na rin, no? Kung anong gagawin nila. Yun nga, magpa-file nga sila ng motion to dismiss. Dahil po, kaya po sila magpa-file ng motion to dismiss. Dahil wala na eh. Wala na natin ang testigo. Kung naalala nyo kay General Bantag mga kaibigan, hindi siya nag-file ng motion to dismiss, di ba? Ang final po nila, guys, kung hindi ako nagkakamali, motion to reconsideration, inhibit, basta marami din silang mga motion at hindi po sila pinagbigyan. Ang nangyari po kay Bantag, guys, nilabasan siya ng probable cause and then warrant of arrest. Ngayon, questionable po yung probable cause ni Bantag. Bakit? Dahil po hindi naman nakumpleto yung testigo, hindi naman nakumpleto yung ebidensya eh. Pero pagdating naman kay Kong Arnie Teves mga kaibigan, mas advantage po kay Kong Arnie sa side niya. Maswerte si Arnie guys eh. Dahil dito guys, wala pang nangyayaring investigasyon. Wala pa, di ba? Wala pang nangyayaring investigasyon. Meron na yata isa pero
hindi naman din natuloy yun eh, kasi nga ang sabi nila hindi daw pumunta yung abogado. Wala daw nagpakitang abogado sa side ni Tevez, pero meron pala, no? Nagsinungaling po yung ano doon, no? Ewan ko kung hindi OJ madagsinungaling doon. So, ngayon mga kaibigan, itong explanation po ni Attorney Panelo, guys, napakahalaga po mga kaibigan. Dahil malalaman natin kung ano ba talagang gagawin kung wala na pong natitirang testigo. Wala na eh, zero na eh. Sino pang iaano mo doon? Sino pa ilalaban mo doon? Di ba? Ito pa, i-play po natin, guys. Magtatanim ulit sila yan. Yun lang. Pag nagtanim ulit, yun lang. Magtatanim ulit sila. Oo. Si Janice at Prince ang magiging witness ng DOJ. Sila na lang ang witness. Sige, silang dalawa. Di ba? Kung magtatanim sila ng witness, bahala sila. Kailangan galingan nila. Kasi sabi ni Atty. Panelo, kailangan galingan nila. Kasi kung hindi nila gagalingan yan, talo talaga sila dyan, mga kaibigan. Department of Lies and Justice. Kung yung involved sa pakawalan, pogante pa ba? O, Luz Vizmin, Riquilme. Ayan. Si Clavano naman ang testigo. Magsanib pwersa na lang sila ni Clavano, ni Boying, ni Fritz, tsaka ni Mayora. O, di magsanib pwersa sila. Marami na rin yun. Sila na lang ang testigo. Kasi nga, mga kaibigan, pag nag-recant po, ito ha, base lang ito sa mga nalalaman natin. No? Hindi galing sa akin to ha. Kasi po, mga kaibigan, sa ayon po sa aking ano, no, pag-research, pag if yung ano guys, recanted na mga kaibigan, no, nag-recant, hindi mo na kasi pwedeng ulitin yun eh. Kasi di ba, gumawa ka ng first na salaysay, unang statement mo, unang ano mo, unang, kunwari, may testigo, meron siyang unang salaysay, meron siyang first affidavit, tapos meron pang tinatawag na supplemental affidavit. Kunwari, katulad ng ginawa ni Escorial, ang sabi niya, siya yung gunman, di ba? Pero wala siyang binanggit na bantag. Di ba si Escorial, wala siyang binanggit na bantag sa first niya na affidavit. Pero kinabukasan, gumawa siya ng pangalawang affidavit. Alam mo nangyari? Binanggit na niya si bantag. Oh, doon nagkaroon ng malaking problema. Kaya na-question din 'yon, question din ni Attorney Panelo 'yon, kung naalala niyo, di ba? Kasi na topic na natin 'yan eh. Biro mo, first ano mo, affidavit mo, walang bantag, sa second, meron na. Bakit nagkaganon? Ano, na-amnesia ka? Bigla kang nagka-Alzheimer's disease? So, ito naman kay Kong Arnie, mga kaibigan, dahil recanted na po, guys, hindi mo na pwedeng ibalik yun. Yan ang pagkakaalam ko, ha? I-correct nyo ako kung sino ba abogado dito. Baka mali lang ako. Kasi once recanted na guys, wala na. Hindi mo na pwedeng ulitin yun kasi recant na nga eh. Ibig sabihin kasi ng recant mga kaibigan, yung first na salaysay mo, hindi totoo. Pinilit ka lang. Pinilit or baka siguro kaya ka siguro na pa-oo kasi tinakot ka. Kaya ka nag-recant. Baka nakalimutan na isulat. So, recanted na po mga kaibigan, lahat ng ano ni Tevez, lahat ng mga testigo para versus kay ano, wala na. At ito pang nakakaano mga kaibigan, ito pa ang nakakaano diyan. Talagang very ano no, nakakilabot. Dahil yung mga nag-recant pala mga kaibigan, lahat pala ng salaysay nila. Ito ha, ewan ko lang ha kung tama yung pagkakaintindi ko ha. Wala pala silang binanggit ni kahit isang Tevez, wala. So, lusot talaga si Kong Arnie, guys. Lusot talaga siya kasi nga, recanted na nga, wala pa silang binanggit na Tevez. So, lusot na talaga siya. Biruin nyo, wala talaga siyang tinuro. Wala silang tinuro na si Tevez yung gumawa. So, para sa akin, guys, tama lang nag-recant sila. Tama lang yun, recanted talaga. Tama lang yung ginawa nila. Di ba? Oo, si Escorial. Lumabas para sigurado sa reward. Oo, sa reward lang yung kay Escorial. Eh.
Tama, sa reward lang talaga yun. Kasi na umabot ng 6 million yung reward eh. Nung nakuha yung reward, biglang bumaliktad naman siya ngayon. Hindi daw siya ang gunman. Sus Maria Joseph. Kasi nakuha na ang pera. So ang tanong, sino ang gunman? Si Agoho. Di umano ha, di umano. Yan ha, kaya nga may di umano eh. Di ba? So tuloy po natin sa Attorney Panelo mga kaibigan. There is nobody to prosecute. Kaya ngayon, nakatenga ang mga kaso. Nakatenga. Tenga na. Inilagay muna sa bodega, nagukuman. Ngayon. Eh, yun nga kasi ang sinasabi natin. Ang ihilig nyo kasi na magbigay ng mga pahayag na nakakasira sa pananaw na may katarungang pantay-pantay dito sa ating bayan. Yes, I agree. Inuunahan niyo yung paghusga. Kaya hindi naman kayo hukuman. Ngayon, meron naman ako napansin. Hindi ko ba yung isang tigam mo? Sinabi ko na dati nang mahina ang kaso. Pero sabi nila, hindi, ang lakas. Meron ang mga umamin. May mga sumurender na. Sumugo. Kaya 100%. Yan, ang utak niya. Si Tevez. O yun. Sumabog. Nagbaliktaran lahat. O, hanap pa kayo ng ebidensya nyo. Hanap kayo ngayon ng ebidensya sa labas ng confessional. Magagamit ngayon ng depensa nyo para sila ay mapawalan sa demanda nyo sa kanya. Kaya akala natin, tahimik na. Kasi yung puno ng DOJ, medyo tumahimik ng 10 araw kasi nagkasakit eh. Mabuti naman at okay na siya. Nag-opera, nagpa-opera pala. Sa puso. Pero yung isa na kaibigan din natin, malapit sa atin ng pamilya nito, yung mga hindi pa rin tumitigil. Kasi ang sabi niya, sa tinutukoy po natin yung DILG Secretary, sinasabi niya na ginagarantiya niya sa mga biktima ng bigamo slay, yung mga biktima, yung pamilya, na sigurado makakakuha kayo ng katarungan. Kahit na nag-recount. Sus Maria Jose, huwag kayo magsasalita ng ganyan. Kasi, ang laki ng reliance nyo kung umasa talaga kayong mabuti dun sa kanilang confession. Eh, pinawalang bisna na nga nila yan. At yung mga ebidensya ninyong sinasabi, like, yung mano, nireg nila yung isang warehouse, yung mano yung illegal possession ng mga barrel na ginamit niya yung mano. They know yung pag-aari ng Tevez, kesyo yung chopper ginamit, eroplano ginamit, kumatay, ang problema doon sa ganun mga salaysay, you know, initially, galing din doon sa 10 nag-recant, 10 umatras sa unang mga sinabi nila, paano ka na ngayon? Paano mo nga isusulong yung tsorya mo? Na yung circumstantial evidence na yun. Mababaliwala lang siya. Hindi ko ba? Pero sinasabi ni kung DILG Secretary, kayo mag-alala. Huwag ka magbibigay ng assurance kasi paano kung just a preliminary investigation dahil ngayon yung preliminary na para sa akin, moro-moro na lang yan. Talagang ipapail yan. Papail sapagkat magsalita na yung boss nila eh, na guilty na nga yung subject ng preliminary investigation. Ano kaya natras? At kahit na i-dismiss na ang mga taga-kaulo, mga nag-i-investor na prosecutor yan, naku, wala rin. Kasi pag nag-appeal, yung mga pamilya na namatayan, pupunta rin doon sa boss ng DOJ. O, edi, i-reverse niya lang yun. Ang sinasabi ko, huwag kayo magsalita, yung pati yung DOJ Secretary,
huwag kayo magbigay assurance kasi kahit ma-file yan, pagdating sa hukuman, yun ang tunay na labanan. Paano nyo pupubahan? Yan ang problema. Kaya mangyayari, tayong lahat talo. Bakit talo? Gusto natin malaman kung sinong pumatay. Gusto natin lahat parusahan. Eh, paano pa mangyayari yan? Wala na hong paglilitis. Oh. Mag-aantay tayo. Hindi natin alam kung hanggang kailan. Kung buhay pa tayo. Kung paano. Kasi hanggat wala akong surrender, walang aresto, eh wala akong paglilitis. Mabuting mabuti. Kung ibang-iba nga talaga ang katalinuhan na ginagawa ni Attorney Salvador Panelo dahil tila pinangaralan nga itong si SOJ Rimula dahil hindi niya alam ang kanyang ginagawa at hindi niya yata alam ang batas. Kaya naman banat ng maraming netizen na bumalik muna ito sa pag-aaral sa batas ng Pilipinas dahil di umano tumatanggap lang sila ng pera para lamang imali ang batas na tama. Kaya hindi nila alam kung ano ang tunay na batas. Ito ang banat ng maraming netizen na tila nakakahiya nga raw ang bansang Pilipinas dahil sa kanilang ginagawa. Well, mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinion, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.